Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yeah, amen. Maganda ang ating pansang. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, we welcome everyone in back to Pentecost. Amen. And praise God. Los Angeles, hallelujah. California. Amen. Thank you, Jesus. So, purihin po ang ating Panginoon. Isang magandang gabi po ang aming pagbati. Amen. Praise God. Mula po rito sa amin, dito sa Los Angeles, California. At isang magandang araw po dyan sa atin sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon. Anong oras man kayo datnan ng gawain ito, mga kapatid, na waang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Amen, praise God. At tayo naman muli ay magpapatuloy sa pag-aaral natin na ating pong tinatalakay na The Bible Meaning of Heart. Yan, yan. Praise God. Napakaganda niyan. So, Sister Nolets, ay meron ng sinasabi doon, Pastor. So, all right. So, let's welcome Sister Nolets and Sister Blandy Marquiso. Amen. Thank you so much for joining us. And sabi ni Sister Nolets, have blessed evening, Pastor Elden and Pastor Helen, and to all the viewers. God bless us all. Amen. Yan. Thank parang you, Jesus. Parang God bless America. Amen. Praise God. So, atin na pong anyayahan ng ating mga kapatiran, mga kapatid, upang sama-sama po tayong pagpalain ng Panginoon sa patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Amen, praise God. Sabi nga po, knowledge is power. Yan, no? Na pag tayo ay talagang may kaalaman, at higit lalo ito ay salita ng Panginoon, tayo po ay nagiging pantas, mga kapatid, sa tulong po ng ating Panginoon. Amen, praise God. So sa ating pagpapatuloy, Pastor, tayo po ay manalangin na. Amen. Praise the Lord. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ng may kabang espiritu at yes, puso. Yes, Lord God. Hallelujah. At kami, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buong araw at buong maghapon, oh, Diyos, na iyong pag-iingat, gabay, at so pagsama sa amin, Panginoon, Lord Jesus, at sa mga biyaya at pagpapala na pagtuloy ang pinagkakaloob, Panginoon, Lord, at sa mga himala, o Diyos, at mga kagalingan at pag bago ng buhay ng mga taong tinatawag mo, Panginoon. Maraming po salamat, Diyos. Ikaw muli ay aming recognize sa ministry ito sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Praise God na sinabi mo, Panginoon, sa isalita, isa, dalawa o tatlo magkatipon sa iyong pangalan. Bagamat kami po ay ang malayong distansya, ngunit ang Espiritu mo, Panginoon, oh, ay kahit yes, saan Lord, naroon. Yes, you are everywhere, Lord Jesus, oh God. We amen, thank you, amen. God. We recognize your presence. In Jesus' name. And bless our hearts, oh Lord. Praise God. At muli mo kaming bigyan ng kaunawaan, oh Diyos, hallelujah, ng iyong mga salita at pangunahan mo, Panginoon, ang iyong tagapagsalita, oh Diyos, hallelujah, sa iyong Espiritu. Maraming po salamat. Purihin ka. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, maraming salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, dahil ang Panginoon ay nanatiling tapat sa ating pong lahat. Amen. Praise God. So tayo po ay darako sa ating pong verse of the night. Ayan. Amen. Praise God. So, basahin po ninyo, mga kapatid. At kung yan po ay nakikita nyo na sa inyong mga screen, sabay-sabay po tayong magbasa ng ating pong verse of the night, or should I say verse of the day. Ayan. The verse of the day. Ayan. So, Proverbs chapter 23, verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Amen. Ayan. Praise the Lord. So, ire-ready ko yung aking Tagalog Bible, yeah, para mas maganda nating naiintindihan. Amen. Ng mas klaro, ano? Amen. Praise God. So, iyan po ay nasa Kawikaan. Ayan. Chapter 23, verse 7. So, ang sabi dito sa Tagalog, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya, kumain at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasaiyo. Sige, anong mo dyan, Pastor? Yeah, anong lang, masasabi mo dyan? Anong iniisip mo, maging gayon ka. Now, for example, iniisip mo na pagpapalain ka. Iniisip ko, maganda ako. Oh, maganda ka naman talaga. Oh, ang gwapo mo ngayon, mukhang bagong tasa. Salamat eh, no? Buhay pa ba? Buhay pa. Buhay pa yung ano, dumali ng ulo mo. Kasi dito, tinuturuan tayo ng Panginoon, praise the Lord, na maging positive-minded. Mm-hmm. No?
Dahil kung ang puro negative, mga kapatid, ang ating iniisip, ito'y galing sa puso natin. No, yan ang magkakaroon ng outward appearance. Mm-hmm. Yan ang mag-a-appear, mga kapatid, sa panlabas natin, praise God. Pero kung, for example, sinasabi mo lagi na wala kang pera, di ba? Mm-hmm. Kasi pag binigkas mo, iniisip mo pa lang, lalo pag binigkas mo, mm-hmm. di ba? Kasi pag kayong iniisip mo pa lang, tapos labas ng bibig mo, nagkakaroon ng reaction. Sister Lilia, kasama na po natin, Pastor. Thank you so much, Sister Lilia. Pakishare na sa ating mga kapatiran para tayo po ay sama-samang pagpalain ng Panginoon. Ayan. Praise the Lord. So, ini-elaborate na ni Pastor yung ating verse of the day. Ayan. Yeah, kaya nga, mga kapatid, sa ating pag-iisip pa lamang, ay gawin na natin ng tama sa Panginoon. Mm-hmm. Tulungan tayo ng Diyos. Praise God. Dahil ang mind natin, very active talaga yan. No? Diyan ang nagsisimula yung battle. Mm-hmm. No? Praise the Lord. At diyan din nagsisimula yung tagumpay. Kaya, isipin natin, no? Praise God. Mas maganda yun kapag kayong ang mind natin nakapokus doon sa mga promises ng Panginoon, mm-hmm. at ang mga salita ng Diyos. Praise God. At ito ang magiging magandang reaksyon ng ating physical. No? Kaya huwag tayong magsalita ng mga negative. Right, no? Right. Mm-hmm. Hallelujah. Dahil kapag kasi nasabi natin yung mga negative, mga kapatid, nagiging reaction natin. Yeah. No? Kumbaga hindi lang sa salita, Pastor. Yung sa isip din eh. Kasi yes. Lagi mong nababanggit, Pastor, na kung ano yung ating naiisip, yun yung nagkakaroon ng reaction reflection, sa ating yeah. reaction sa ating katawan. No? Kumbaga, niisip mo, nanghihina ka. So, manghina ka talaga. Mm-hmm. Iniisip mo, malungkot ka. Di, malungkot ka nga talaga. Tumawa ka na lang. So, yan, tama yan. So, ganun. Kung, kasi nga dito sabi, for us, he thinketh in his heart. Eh. So, pagka talagang iniisip mo yun, tapos didirekta nga sa ating puso. Mm-hmm. So, yun ang magiging outcome. No, yun ang magiging reaction ng iyong sarili, yeah. no? Kung kasi ano man ang iniisip at nararamdaman. Pag sinasabi mo na, iniisip mo pa lang, eh, wala nagmamahal sa akin. So, nagkakaroon ng reaction sa yeah. iyong sarili, nagiging salpiti ka. Yun. Di ba? Awa ka sarili mo. Uh-huh. Awakan mo nung nagmamahal sa iyo. Pero kung tutuusin, may higit na nagmamahal sa iyo. Yes, yes. Yeah. Amen, praise God. Hindi lang natin I just want to welcome Sister Patricia Ann. God bless Sister Patricia. God bless you. No? So, lalo na ngayon na tayo ay tumanggap sa Panginoon at alam natin na meron tayong tunay na kaibigan, mm-hmm. di ba? So, hindi tayo nag-iisa. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Eh. So, talagang iisipin natin na sa bawat sitwasyon ng ating buhay, meron tayong karamay. Yeah, for example, mm-hmm. di ba, dumaranas tayo ng mga pagsubok, sitwasyon mm-hmm. sa buhay, kabiguan. No, kung magpapatalo tayo sa ating negative thinking, mga kapatid, nagkakaroon ng reaction yan sa that's ating right, sarili. Right. Nagiging salpiti tayo, hallelujah. Nagiging matampuhin yeah, tayo, nagiging maramdamin tayo, nagiging sensitive, yeah. nagiging matitiso rin. Yeah. No, lahat na yun so, nagkakaroon. So, yun yung mga negative yes. effect ng maling ang, pag-iisip. Yun ang effect talaga ng maling pag-iisip. Mm-hmm. Pero kung tutuusin, kung bibigyan natin, mga kapatid, ng pagpapalagay, lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, yun ang mag-o-overcome sa ating mga negative na mga pag-iisip. Mm-hmm. Hallelujah. No? At pagka ang salita ng Diyos ay lagi natin sa ating isipan at sa puso natin, pag binigkas natin niya, may kapangyarihan talaga. Yeah, at saka dito yung sinasabi na yung halimbawa, yung eat and drink, said he to thee, but his heart is not with thee. Kumbaga, may mga taong nagsasalita sa iyo, pero wala talaga sa puso nila yung kanilang sinasabi. Uh-huh. Yung hindi mo maramdam yung sincerity na talagang concern sila. No? Parang, nalalang, binigkas lang nila sa bibig nila, pero talagang they don't really mean that. Kaya yan ang ating, ganyan, parang kaya yung, hindi mo ito talaga yung maramdam. Ating magiging discussion sa gabi nito, no? Yeah. Yung puso. Ano bang ibig sabihin niya, no? Praise God. Na ayon sa Biblia. At dapat natin bigyan pansin yan. Kasi talaga, sabi sa Book of Proverbs, di ba, nandyan lahat na iba't ibang klaseng issue yeah. ng buhay. Mm-hmm. No? Praise God. At dyan din, mga kapatid, sa puso na yan, magkakaroon ng
maligaya at yung pag-asa, no? Nakakala ko, sinasabi mo sa puso din yung ano. Kasi dito, yung heart and mind has the battle. Siyempre. Nandun yeah. talaga yung ano yan eh. Nandun lang yung... Kaya sabi nga diba, si, sino susundin mo? Ang isipan mo, ang puso mo. Si Jesus. Hallelujah. Sino ang mas matimbang yung puso o pag-iisip? Ayan, so, amen. So, let's diba nagkakaroon tayo ng ano? Kaya, ang salita ng Diyos ang pinaka matatag na sandigan, mga kapatid. Oh yes, hallelujah. Sa lahat ng ating plano, Jesus, sa lahat ng ating ambition, sa lahat ng ating ginagawa, at sa lahat ng ating desire ng ating mga puso, buhay natin, mga kapatid. Kapag ito ay lahat na uukol sa salita ng Diyos, hindi tayo, mga kapatid, magkakamali. Mm-hmm. Amen. No? Praise God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay isang tanggulan, no? Hallelujah. It's a strong tower, no? Praise God. And very powerful, no? Kahit nga ang demonyo, talagang takot at nanginginig pa eh. Di ba? Praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, we need to exercise, no? Mm-hmm. But how we can exercise, praise God, we need to listen and hear the Word of God. No, praise God, and attention, and always yung earnest natin, my earnestly, yung pagiging kuha natin sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. So, yun ang pinakamahalaga, praise God, para lalo tayo maging matagumpay at pagpalain ng ating Panginoon. Although na dumaranas tayo ng mga sitwasyon, mga kapatid, iba't ibang uri ng sitwasyon sa ating buhay, pero kung itutuon natin, ipofocus natin ang ating kaisipan doon at puso doon sa mga sitwasyon na yan, hallelujah, ay hindi makakatulong sa atin yan. That's right. No, kasi walang maganda sa sitwasyon na yan eh. Mm-hmm. No? Pero kung ang isipan natin, beyond those situation, nandun ang Panginoon. Amen. Praise mm-hmm. God. Hallelujah. No? Kaya sabi nga, walang there is no problem too big that cannot God cannot solve it. No? Right. Walang mataas na bundok na hindi kaya, mga kapatid, bundok ng problema ng mga buhay natin, mga kapatid, praise God. Yan ay kayang gawin. No? Yung Panginoon niya, di ba, yung patay, binuhay niya pa eh. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, tumakbo. Di ba? Ah, nakalakad, di ba? Yung bingi, nakakita. I'm sorry, nakarinig. So, sisi, mga kapatid, praise the Lord, by the words of God. No, lahat ng mabubuting bagay, mga kapatid, at kamangha-mangha sa mata ng tao, itong lahat ay naganap sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen. Amen. So, itong parang pinakapunto mo dyan, Pastor, na talagang ang ating kaisipan, dapat punuin na lang natin ang salita ng Panginoon. Tama, no? Para ang isipin natin yung puro kabutihan ng Diyos. Kasi sometimes, ang nangyayari sa atin bilang mga tao, we focus on the bad things, yung mga problema, nakafocus tayo. Pero yung mga good things, parang in-enjoy natin yung good things. Pero pagdating ng bad things, nakafocus tayo dun, tapos tinatanong pa natin agad ang Panginoon, bakit? Lord, bakit ganun? Bakit inalaw mo? Bakit ganito? So, kung ano nga yung iniisip natin, nagko-connect sa ating heart, kaya parang nagkakaroon tayo ng tampo sa Panginoon, na parang ang dami na natin katanungan na bakit ikaw pa, ang dami naman dyan iba, mga ganyang mga bagay. Amen. Praise God. So, alright, so proceed natin yan maya-maya, Pastor, sa ating pagtatalakay. So, mababanggit natin to sa ating aralin ngayon, ano? Kaya lagi natin na sariwain ang salita ng Panginoon. Yes, no? Amen. Hallelujah. Praise God. Dahil talaga luma, kumbaga, mga kapatid, araw-araw humaharap tayo ng mga challenge. Yeah. Kasi parang andito, parang connected dito yung sinasabi ng Panginoon sa Book of Psalms, eh, di ba, na ang kanilang mga labi ay malapit sa akin, ngunit napakalayo ng kanilang mga puso. Di ba? Kasi nga, yung nga sinasabi nga natin kanina na may mga, we're not trying to be judgmental, pero may mga ganung mga pagkakataon na nararamdaman natin sa tao kung talagang galing sa heart yung kanilang mga sinasabi. Kasi merong iba dyan na yung nga, pinapakain ka nga, pero hindi mo naman ramdam yung sincerity na talagang from his heart or from her heart, she loves to do it kung ano yung kanyang ginagawa. Right. Ayan. Amen. So, purihin ang ating Panginoon sa ating verse of the night. Amen. Praise God. Hallelujah.
So tayo ay dako na agad, Pastor, sa ating pong pagbati ng mga may kaarawan. Amen, praise God. Kung mayroon pa po kayong nais ihapon, mga kapatid, and nais yung i-shout-out natin sa ating mga pagbati, so feel free po na i-type sa ating comment box para yan ay ating ma-shout-out. Amen. Or kung meron mang nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, ayan, or may accomplishment, ayan, i-shout-out po natin. Alright, so happy birthday muli kami babati. Amen, praise God, sa ating mga kapatiran. Amen, praise God, hallelujah. Ayan, so happy birthday to... Sino yung una natin nasa slide na ating may kaarawan? Ayan, hindi pa natin nakikita. Right? Ayan. So, happy birthday in advance to Sister Chin Chin Natividad on November 20. Happy birthday, Sister Chin Chin. At gayon din advance, happy birthday to Pastor Remy Pagunsan on November 22. Maligayang kaarawan po sa inyo. And also to Ate Feli Villorin on November 23. Advance, happy birthday sa iyo. May the Lord bless you with good health and strength and many more years to come. And also to Brother Daniel Villorin on November 23. Advance, happy birthday din sa iyo. At gayon din kay Pastor David Villorin on November 27. Ayan ang Thanksgiving boy, ang mga 30 boys ni Pastor Glenn. And of course, happy birthday in advance to Kuya Marvin Peralta on November 29. Namimiss ka na namin, anak. Kumusta ka na ba? Ayan. So, happy, happy birthday po sa ating mga kapatid. Amen, praise God. At sa mga hindi natin nabati na kanilang kaarawan ay for this month, maligayang kaarawan sa inyong lahat. At ang biyaya ng ating Panginoon ay patuloy na sumain niyo, mga kapatid. At sa mga ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Alright, at tayo po'y dako na sa ating worship time na pagpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig sa ating pong Christian Karaoke. Mga kapatid, yan po ay available sa ating YouTube channel, Give God the Glory Ministry. Paki-like and share and subscribe po ang ating channel, mga kapatid, upang marami pong maabot ang mga papuring awitin na naka-upload po dyan sa ating YouTube channel, mga kapatid. At kayo po ay magpuri sa Panginoon early in the morning. Kung nais niyo pong meron kayong prayer time, meron po tayo dyan instrumental na pwede po ninyong patutugtugin habang kayo po ay nananalangin or nagme-meditate, mga kapatid. Meron na rin tayong birthday song dyan at meron na rin tayong Christmas song na maaaring niyo pong patugtugin. But most especially yung ating pong mga papuring awitin upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Then meron din tayong mga wedding songs. Ayan, may mga love songs na rin tayo dyan. Amen, praise God. So purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. So sabi ni Sister Linia, happy birthday po sa mga celebrants po ng month of November po. God bless you all po. Talaga, ang daming po. Maraming salamat po sa pagbati po. Amen. Hallelujah. Napakagalang na kapatid. Amen po. Alright. At ano pa yon? Sabi niya, praise the Lord sa ating mga loving host. Patulungan ako, Pastor. Hindi ko talaga mabasa. Blurry. Siya yun nandun sa may bandang una. Sa ating pong... And especially to our viewers. God ayan, bless us all. Ayan. God bless you too, Sister Lydia. At maraming salamat sa patuloy na pag-share ng ating gawain sa ating mga kapatiran at ating mga kaibigan. Amen. So worship the Lord with us as we listen to this song. Amen. Praise God. Worship the greatest name na ito po ay inawit sa atin ng ating pong late Pastor Glenn Villarin. Amen. Hallelujah. Our Savior from above, yes, he is, came to save my poor soul with his precious blood.
Thank you, Jesus. If you only know the life I lived before, then you'll understand why I made him Lord of my life. And from that day I walk the King's bright highway. It's the way God's glory. Join as I lift my hands, praising God with my heart. Worship the greatest name the world has ever known. If the Lord Jesus Christ dwells in your heart. Many Christians prove this to be true. Yes, because they gave their lives to the lover of our souls. You will know the life I lived before, and you'll understand why I made him Lord of my life. And from that day I walk the King's bright highway. It's the way to God's glory. Join as I my hands, praising God with my heart. Worship the greatest name the world has ever known. Like David, my heart says, from the rising of the sun to the setting down of the same, let the name of the Lord, yes, let the name of the Lord be praised forever and ever. From that day I walk the King's bright highway. It's the way to God's glory. Join as I my hands, praising God with my heart. Worship the greatest name the world has ever known. Worship the greatest name the world has ever known. Worship the greatest name. Oh. Yes, wala namang ibang dakila at banal na pangalan. Amen. Praise God. Hallelujah. Maliban po sa pangalan ng ating Panginoon. Yeah, there's no other name. Message po yung ating ina. Sige, Pastor. Amen. So wala na ibang higit na pangalan na sukat natin kaliligtas kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. All right. Diyos, amen. And we just want to welcome ang ating inaanak, Sister Lilibet Toreha, na patuloy na nag-share sa kanyang mga friends and relatives. Amen. Praise God. Maraming salamat. Amen. At malapit na no? Ilang tulog na lang, no? Next, after December, January. Ayan. Let's welcome also Abondio Yanok. Amen. God thank bless. You so much. God bless you for joining us today. Amen. Praise God. So, hallelujah. So, diretso na tayo agad, Pastor, para marami po tayong matalakay, no, sa ating pong continuation ng ating lesson, the Bible meaning of
the heart. So patuloy po nating pinofocus ang ating pag-aaral sa ating mga puso. Yan, no? Yeah, kasi talagang malaking bahagi ito eh. Sa ating kaya sabi nga na buko Proverbs, kasi ang heart natin, dyan lahat yung issue of life. Ayan, si Pastor Sario, ya daw, ay kasama na po God natin. God bless, ito. Pastor Sario. Maraming salamat po, Pastor, for joining at sa kami na inyong yeah. nasa amahan. Sabi ng inaanak yeah. natin, you're welcome po. Yan. Yeah. Very good girl. Alright. Amen. Praise God. So, sige. So, tuloy na natin yung ating na-stop na lesson from last Friday. Alright. So, napakaganda na itong ating tinatalakay dahil talagang tayo po ay napapaalalahanan kung paano natin dapat na ingatan ang ating mga puso sa kaparaanan ng ating Panginoon. That's right. Yeah. Amen. Kasi important yan eh. Diyan talaga ang binigyan ng pagpapahalaga ng Panginoon yung ating mga puso. Kasi, mm-hmm. di ba, kapag kayo ang nasaktan yung puso natin, nagkakaroon tayo ng hindi maganda reaksyon. Yes, yes. Di ba, lalo mm-hmm. pag nandun yung kabiguan, dumating yung kabiguan sa buhay natin, yeah. na lahat ng bagay na apektuhan. Yeah, kasi pagka talaga ang puso ang pinag-uusapan, lalo na at nasaktan yan, marami talagang reaksyon yan. Marami. Ang daming emotions na nakikreate pagka ang naging concern ay ang puso. Mm-hmm. Yan. Diba? Yung, ayun nga, yung sasabi mo pag nasaktan, yung na-broken heart, tapos broken relationship. Pero mga kapatid, amen, praise God, pag ang puso natin, ibinigay natin sa kamay ng Panginoon, then God will take care of our heart. Yeah, not only yeah, God will take care of your heart, yan. But God amen. Will clean your heart. Yes, because doon na nanahan ang Panginoon, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Oh. Yeah, kaya nga ang Panginoon, di ba sabi niya, hindi siya Pastor, hindi siya mananahan sa ating puso kung ito ay hindi malinis, yes. hindi talaga pure and delicate, no? Kasi kagaya nga ng illustration na nabanggit ko ng mga noong matagal na panahon halimbawa pag ang bahay mo ay marumi, ang bahay mo ay maamoy, masangsang, so gugustuhin mo ba magstay doon, Pastor, di ba? No, siyempre hindi. Ang gusto mo yung maayos, malinis, mabango yung bahay para relax ka, mm-hmm. no? Kaya ganun din ang ating Panginoon, kung ating mga puso ay mayroon pong mga daladalang sama ng loob, may hinanakit, may mga grudges sa ating mga puso. So, yan ay napaka marumi sa mata ng ating Panginoon. And ikaw ba naman ang hari ng mga hari? Ang creator ng universe, patutuloyin mo sa ganung uri ng mm-hmm. tahanan, di ba? Syempre, yeah. you have to give the best. All right, so let's welcome kasama din natin si Brother Arthur Soto. Yay, Brother Arthur! Thank you. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. God. Kaya nga sabi nga ng Bible, di ba? Ang nasa puso natin yung puot, galit, kasalanan, mm-hmm. paglilibak, lahat ng mga bagay na ito hindi kaaya-aya yeah. sa Panginoon. Nandiyan lang. Lahat ng pangit, ano? No? No? Lahat ng pagkapangit niya nasa puso, yun ang mag-reflect. Yun talaga mag-reflect. Kasi kung ang puso mo bigo at yeah. mayroong galit, makikita yan sa mukha. Kung baga, parang ang daming band-aid ng puso, yeah. sugatan talaga. Pero kapag ang puso mo puno ng kagalakan mm-hmm. sa Panginoon, makikita rin yan yes, sa panlabas. Yes. Ang makikita ng mga tao, yung glory ng Lord. Oh, yes. Amen. Amen. Praise God. Yun ang kung nakita ang glory ng Lord, talagang mapapatanong sila, bakit parang nagliliwanag talaga kasi maliwanag dito sa studio. Hindi. Kasi kidding aside, yung parang may nakikita silang liwanag sa iyo na kakaiba. Yes. Diba naalala mo yung patotoo ni Brother Rudy na mm-hmm. yung kasamahan niya sa work, na sabi niya, you are glowing. Sabi niya mm-hmm. gano'n. Na-curious naman siya. Napapunta siya sa bathroom. Tinignan niya yung sarili niya. Ganon. Pero nakikita nga yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise kaya, the Lord. Yan ating bigyang pansin. Maganda ito, mga kapatid. Kung nais po natin magliwanag si Kristo sa atin, kailangan po tayong, sabi nga po,
We are the light of this world according to the book of Romans, mga kapatid. At pag kami nga, let your light so shine before men that they may see God in us, ano? That they will see the Lord in us, mga kapatid, sa ating mga buhay, sa ating mga pananalita, sa kilos at gawa. Ayan. All right, praise God. So, ito na. Ito na yung ating pagpapatuloy. Amen, praise God. And we want to welcome Azuma Fons Bechai. Amen. Thank God you bless. So much for joining us. Hallelujah. Bless so, the Lord. God Hallelujah. Understands our heart. Wow. Naunawaan at nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Yeah, yung nilalaman dito. Because God has always detected evil thoughts. Pero mo yan? Hallelujah. And Jesus knew their evil thoughts in Matthew chapter 9 verse 4. Praise God. Nasabi daw mga kapatid, di ba? And Jesus knowing their thoughts said, wherefore think ye evil in your hearts? No? Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? Talaga hindi pwedeng paghiwalayin yung isip sa kaharta, no? Ayan. So, sabi dito, at pagkaunawan ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, bakit na nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Hiram mo yan, di ba? Praise God, hallelujah. No? Kung tutuusin, mga kapatid, di ba, yung mga taong yon, kung titinan natin, hindi natin sila kilala. No? Pero ang Panginoong Jesucristo, kilala sila eh. Right, right. No? Praise God, hallelujah. At nabatid ng Panginoon kung ano yung nasa kanilang puso. Dahil nabasa ng Diyos ng Panginoon Jesucristo kung anong nasa isip nila. Dahil kung anong nasa isip mo, yun ang nasa puso mo. Right, right. Right? Praise God, hallelujah. Kung kasamaan ang nasa isip mo, yun ang nasa puso mo at yung lalabas ng reaction. No? Praise God. Kaya ito binigyan pansin ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na napakahalaga dapat natin maintindihan na lahat ng mabubuting gawa at masamang gawa, ito ay talagang nagsimula sa ating mga puso. Hallelujah, hallelujah. No? Praise God. Nagsimula yan, mga kapatid, na form yan sa isipan. No? Praise God. At pag yan ay dumating sa puso, mga kapatid, ito ang reflection, yung reaction ng katawan. No? Praise God. Kaya ingatan po natin. Hallelujah, no? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ano pa sabi yung mga kapatid ng Bible? So, Jesus knowing their thoughts, because Mark says, Jesus perceived in His spirit that they saw reason. So, the power of searching the heart and the knowing of the thoughts of people belongs only to God. Tanging Diyos lang nakakaalam yan. Diba? Oh, kung mayroon kang katabi dyan, nababasa mo ba yung nasa isipan niya? Nakikita mo ba ang nasa puso niya? Hindi. No, hindi ko alam kung ano nasa isipan mo, nasa puso mo, pero mayroong higit na nagkakaalam. Right, amen. Amen? Bagamat ikay nakangiti, no? Pero behind sa isipan mo, yan, sa likod ng mga ngiti, yan, ano yun? Sa likod ng mga ngiti mo, ay may mga bagay na hindi meron maganda. Meron ka mga pinagdadaanan yan. Na nandito mo lang kinikimkim, no? Wala kang masabihan kasi nga, wala kang masabihan. Yan. Ayaw mo sabihin, ayaw mo i-share. So, tingnan natin yung Book of Chronicles, chapter 28, verse 9. Alright. So, sabi ito mga kapatid, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father and serve Him with perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts. And not only the Lord searcheth all hearts, but understandeth all the imagination of the thoughts. Wow. If thou seek Him, He will be found of thee. But if thou forsake Him, He will cast thee forever. Hallelujah. So dito sa Tagalog, no? Even praise God, sabi, at ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkaran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman
naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Hallelujah. Wow, but mabigat. If thou forsake him. Mabigat ito ha, mabigat. Mabigat. Talaga itatakwil ka. Mismo ang Diyos ang magtatakwil sa iyo kung talaga nga hindi mo bibigyan ng pansin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Na ang Panginoon ang nagsasaliksik sa lahat ng puso. Yes, amen. So, hindi tayo exempted po pag sinabing lahat, no? Hindi 99.9. At yung ating din imagination of the thoughts. Mm-hmm. Nalalaman niya rin yun. Yeah, yung ating kusang pag-iisip. Yan. Praise God, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, yung akala, lahat ng akala ng pag-iisip. Yan, yung mga akala, no? Yan. Yun nga ang mahirap sa akala, Pastor, eh, dahil akala mo lang. Mm-hmm. Pero, hindi mo kinonfirm, hindi mo inalam, kaya tuloy nalason yung isip mo, ngayon pag nalason na yung isip mo, pupunta na yan dito. Kaya yan. Yung puso mo, mag-iisip ng kung ano-ano, kaya ngayon sinabi ng, ano diba, yung binasa natin sa kanina na bakit nag-isip ang ng masama ang inyong puso. Mm. Yun. Kasi nga yung mga maling akala, dinidirect niyan ang heart natin na magkaroon din ng mga maling pag-aakala. Nagkakaroon ng maling mga damdamin. Ayan. Yan. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. So in claiming this as Jesus did here and often elsewhere, he gave clear proof of his omniscience. Mm-hmm. Ano ba yung omniscience? Omniscience, so that is God. All-knowing. Is, mm-hmm. Yeah. Siya ang nakababatid ng lahat. Mm-hmm. Nababasa niya, nakikita niya ang nasa isip mo at nasa puso mo. Yeah, it's all-knowing God. Yeah. And John chapter 2, verse 24 and 25. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. No? Praise God. In verse 25, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Hallelujah. Datakwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sinuman ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Oh, wow. See? Hallelujah. Praise God, hallelujah. No? Tiningnan lang ng Panginoong Jesus, mga kapatid, alam niya na yung needs niya. How much more ikaw? Hallelujah, hallelujah. Oh. Praise the Lord. Hindi ko alam kung anong yung experience mo, praise God, at yung mga hinaharap mo ngayon sa buhay. No? Ito may kabiguan o hindi, pero batid ng Diyos. Mm-hmm. Amen. Praise God. Ang katugunan niyan, mga kapatid, ay ating isang guni sa Panginoon. Kaya sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, no? Trust in the Lord with all your heart, with all your strength, and lean not unto thine own understanding. And verse 6 said, all thy ways acknowledge Him, and God, He will direct your path. Mm-hmm. Praise the Lord. So, it means, mga kapatid, lahat ng bagay nagsimula sa isip. Diyan lahat yan. No? Praise God. Kaya, dito lang sa isip natin nagpo-form na yan. No? Hallelujah, kung ito ay hindi maganda o maganda, lahat na diyan yan. Diyan nagsisimula. Praise God. Hallelujah. Kaya sa bawat desisyon, sa bawat mga plano, mga kapatid, sa bawat ambisyon, pag-isipan natin maigi, at hingi natin sa Diyos ang patnubay sapagkat siya ang higit na kakaalam kung ano ang ating future. Hallelujah. Because Hallelujah. He knows our future. Mm-hmm. Praise God. Because He lives. No? Yung kanta na yun, di ba? Praise God. Alam niya yung ating mga hinaharap sa buhay. No? Praise God. Alam niya, mga kapatid, ang mga landasin nating dinatahak at dinadaanan. No? At wala tayo, mga kapatid, kasi sabi nga na isang kasabihan, mga kapatid, you can run but you cannot hide. No, pwede kang tumakbo pero hindi ka makapagtatago sa Panginoon. Amen. Praise God. Bakit, mga kapatid? Dito palang batid na ng Diyos kung anong naisip, nasa isip mo. Yes. At nakikita ng Diyos
kung nasa puso mo, because He searches all the hearts. Yeah. Amen. Kasi yung sinasabi nga rin itong omniscience na sinabi nga natin kanina, all-knowing siya. So, ang Panginoon, hindi niya na kailangan na sabihin mo sa kanya about the character of this person, or the, you, kung sino ka. Because before you are formed in your mother's womb, eh alam nga, na, kilala ka na ng Panginoon. So, ganun katindi yung pagkakaalam ng ating Diyos sa atin. Iniisip pa lang ng magulang natin kung ano ipapangalan sa atin, alam na ng Diyos. Yes. So, ganun ka katindi, no? Ganun katindi tayo kakilala ng ating Panginoon. Minsan nga, yung ating mga partner or ang ating mga anak o ang ating sweetheart, hindi natin kilala ng lubusan ng isa't isa. Kahit nasabihin mo ng 25 years na kayong magkasama or you know, whatever. So, talagang hindi pa ganun guaranteed. No? Ako nga, to be honest, minsan may mga bagay ako na hindi pa rin alam tungkol yung mga talagang gusto ni pastor, yung mga ganyan mga bagay. Kasi talagang kahit nga yung mga nasa isip niya ngayon, ang laman ng puso niya. So, we cannot tell. It's only God. It's only God. Amen. Okay, and let's welcome all Sister Girlie Aquino Almazan. Yes, thank God you so much, Sister Girlie. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin. Hallelujah. So, God ibig bless. Sabihin mga kapatid, ang nais pabatid ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Oh, yes. Amen. Let's fix our eyes and mind to Him. Sapagkat higit siya ang nakakaalam. Kasi ang hawak ng Panginoon, mga kapatid, mula sa dulo ng kanluran at hilaga, mga kapatid, ganyan ang Panginoon. Amen. No? Praise Hallelujah. The Lord. Na ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay lalong lumapit sa Panginoon. Yeah. Praise God. Dahil higit siya ang nakakaalam kung ano ang nais natin. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ang may takda ng lahat ng panahon sa ating buhay. Yes. Ang makaka-comfort dito, Pastor, talagang ang Panginoon, nauunawaan niya ang ating mga puso. No, nabagamat may mga taong hindi nakakaunawa sa atin, pero merong nag-iisang Diyos na nakakaunawa sa atin in spite of and no matter what, mga kapatid. Amen. Yan. Praise God. Gayon ang maganda sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Katulad kanina sa trabaho, no, magandang example ito. No, yung aming buyer, no, dahil ang OR or surgery, meron silang patients na nagkaroon ng clog yung heart, artery ng heart. Mm-hmm. Kasi pag may clog doon, yung heart hindi nagpa-pump ng maigi. Right, right. Kasi walang dugo na pumapasok. No? Dahil clog nga. Mm-hmm. And then, ang itong kagandahan, mga kapatid, ng technology, ano, is di na sa ating mundo ngayon, no? Talagang pre-preserve nila yung life. Hallelujah. At mayroong mga titawag na bulb, no? Na ito, mga kapatid, ay ilalagay doon, ipapasok doon sa artery, no, ng kaugatan mo, mga kapatid, papunta doon sa puso. Biro mo yan, may instrumento, no, na napakahaba, napapasok doon sa maliit na vein ng puso mo at ipapasok doon, mga kapatid, yung instrumento. At pagkatapos, aabot doon sa artery yung pinakadulo, mga kapatid, ng puso mo at doon mayroong clog sa artery mo. Hindi maaalis ng bara. No? At talagang ano siya, yung inahatak niya at saka yung winawide niya at pagkatapos pinasok instrumento at pagkatapos yung instrumento na yun, pagka nailagay na, no, at bubuksan niya yung clog, no, aalisin niya at lalagay doong bulb na yon at pagkatapos yung mga kapatid, pag mag-pump yung puso mo, okay na, may okay pupush na niya yung kasi mayroon na nga na eh. May blood na. Ganon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya ang buhay natin, di ba, mga kapatid, pag wala sa Panginoon, ganyan din. Nagkaklag yung ating kaluluwa. Na tayo nagkakasala. No, tayo, mga kapatid, nagkakamali. At sa harapan ng Diyos, hindi tayo kaaya-aya. No? Praise God. Sabi nga Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Mm-hmm. Amen. Praise God. Kaya yung pump ng ating kaluluwa, hindi nagpa-pump maigi kasi yung kasalanan, nandun yung nagkaklag. Alam mo, Pastor, mayroon din magandang illustration na nakita ko sa post sa Facebook, kaya na-share ko kanina. Di ba, yung baso na babasagin, di ba? Lagyan mo ng tubig. Tapos pag nilagyan mo ng ice,
hindi naman siya agad lumalamig, di ba? Pag lumamig na yung water doon, ang nangyayari doon sa clear na baso, yung baso lumalabo. Mm. So ganun din daw 'yon pag ang tubig ay lumalamig, so yung sisidlan lumalabo. Parang ganun din tayo. Ang ating relasyon sa Panginoon pag lumalamig, lumalabo din ang ating relasyon sa ating Diyos. Maganda 'yon. Ah, di ba? Ang ganda ng illustration. It makes sense, ano? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa ating mga kaibigan, kapag tayo po ay mayroong sitwasyon sa buhay, praise God, lapit na tayo agad sa Panginoon. Hallelujah, no? Hallelujah. Huwag na natin, mga kapatid, panatilihin sa puso mo yan. Kasi pag pinanatili sa puso mo yan, at iyan, mga kapatid, ay lalago at bibigat na bibigat, ay magiging sakit yan. Mm-hmm. To? At kapag yung heart natin, mga kapatid, kapag naklag na yan, mahirap na magpump. Mahirapan na tayong huminga, di ba? Kaya kailangan natin ng surgery, mm-hmm. No? Praise God. Ang surgery natin, mga kapatid, ay yung ating paglapit sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, humingi tayo ng lahat ng gabay sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And that's the best thing, mga kapatid, that we can do. Hallelujah. Praise God. To obtain all God's mercy, yes, and grace, mga kapatid, and all God's blessing, hundredfold. Ito'y pangako ng Panginoon doon sa mga magtitiwala at susunod sa Kanya. Amen. Amen. Okay. Praise God. Hallelujah. Alright, tuloy tayo, no? Purihin ang Panginoon. Pagaganda. So, God understand our hearts, so that's why we need to serve God with loyal hearts. Mm-hmm. So tayo po ay maglingkod sa Panginoon na mayroong loyal, no? Praise God, na puso. Kaya sabi doon sa ating verse of the day, di ba? Basahin uli natin, no? Proverbs chapter 23 verse 7, "For as he thinketh in his heart, so is he." Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung ano iniisip natin, mga kapatid, ay ganun din tayo, no? Sa ating puso, yun ay magiging tayo. Amen. Praise God. Yun ang magiging reaction. Yun ang magiging facial expression natin. At yun ang makikita ng mga tao. Mm-hmm. Amen. Praise God. Hallelujah. So, kapag dumating tayo, mga kapatid, sa mga bagay, sitwasyon ng buhay natin, isipin agad natin na meron tayong Diyos na buhay. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Huwag natin pilitin isiksik, mga kapatid, yung mga bagay sa puso natin na ito magpapahirap sa atin. Mm-hmm. Amen. Kaya maraming mga tao, especially sa ating mga mananampalataya, no? Praise God, dumarating mga pagsubok, problema, kabiguan sa buhay, instead na lumapit sa Panginoon, salitang bininbin. No, itong mga kapatid ay pinanatili. Ibig sabihin, kinimkim ng husto. Yeah. Paano mo, Pastor, parang marirelate ko yung inillustrate mo kanina doon tungkol sa heart na nag-clog, no? Kasi di ba in medical field, yung mga bagay na nakakapagpa-clog sa ating artery ng ating puso, yung mga bad cholesterol, di ba? Lalo na yung mga alam ng mga may high blood, tas kain pa rin ng mga bawal, ng mga maaalat, ng mga fatty foods. Kasi sabi nga nila, masarap yung bawal, no? So sa atin namang spiritual na puso, parang ganun din, no? Yung kumbaga yung mga bawal na pagkain, ayun yung mga kasalanan, eh. Na ito yung nagpapaklag ng pagpump ng ating heart. That's right. Diba? So, ganda, diba? Tapos yung sabi mong instrument na in-insert doon para ma-open, ma-widen yung vein ng heart, ayun yung salita ng Panginoon. Alam mo para kung, matanggal yung clog. Alam mo kung magkano yung bulb na yun? Mm. 32,000. Wow, hindi yung pesos in dollars. Dollars. Wow, grabe. No? Maliit lang yun, pero nagpa-extend ng life ng tao. Mm-hmm. Yung ano lang yun, yung material lang yun. How much your doctor fee, hospital fee. Ay, huwag mo nang magliting yung pastor, mamamatay na yung pasyente. Mamamatay ka, di ba? Praise God. Bumaling nga na, ano, pero nung nalaman yung bill, biglang... Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, libre lahat. Oh, amen. Purihin ang Diyos. Wala kang babayaran. Ang gagawin mo lang, magpurin, magpasalamat sa Panginoon. Yeah, yun ang nakita ko doon sa illustration. Praise eh, no? The Lord. Yung nagka-clog sa ating mga puso, mga kapatid, ito yung mga kasalanan na atin pong ini-stack sa ating puso at isipan na kaya hindi na tayo nabe-bless.
No, parang it's hard for us to feel the presence of the Lord. Yun, minsan parang na eh. Parang nagtataka ka dati pagkaano iyak ka agad, dati talagang pagkaano excited ka, tuwang-tuwa ka, pero ngayon parang it's so hard to feel the presence of God kasi nga meron ng clog sa artery ng iyong spiritual heart. Yeah. Kaya ang gamot dyan ay ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So welcome po natin Sister Annalisa Agudera Rodrigo. Ayan. Amen. God bless you, Annalisa. Ang sabi ni Sister Noles, ayaw nila ng libre, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. So bakit tayo makapapakahirap, di ba? Hallelujah. Ang sakit, mga kapatid, dahil yan sa kasalanan. At ang sakit, mga kapatid, hindi lahat sa kasalanan. Ano natin yan nun diba? Sa matagalan natin yung lesson natin about the healing, about the miracle. Anong causes ng, ng mga praise sickness. God. Kasi ang sakit, mga kapatid, nagsimula yan sa kasalanan. Pero hindi lahat sa kasalanan. Ang sakit, mga kapatid, dahil na rin sa kapabayaan. Oh, by the way, mga kapatid, since we are talking about the lessons, ano, yung ating pong how do you call that? The armor of God. The armor of God is already available po sa ating pong website, thechristianfoundation.net. So yan po ay maaari nyo nang bisitahin at available na po yung ating PowerPoint. Yan. At maraming salamat kay Pastor Elden. God bless you po for your effort sa pagpo-provide ng ating mga materials. Amen. Amen. Praise God. So yung pong ginawa ko doon, mga kapatid, by lesson, okay? Mm-hmm. About the belt of truth. Hallelujah. Okay? So, individual po yan, na 7 lesson po yun. Mm-hmm. Praise God. At meron pa po ako idadagdag doon na 2 lesson. Yes, amen. 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 Praise the Lord. God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, nakita na pala ni Sister Roselia. No? Amen. God at bless. Nakita na rin ni, ano, ni Sister Nolets. Oh, na talaga naman. Eh, aggressive tong ating ano na to eh. <Praise God. laughs> Talagang hindi pa huhuli yan. Marami pa tayong may lalagay doon. Sabi ni Sister Annalisa, Pastor, thanks po for mentioning my beautiful name. All here. Right. Amen po. Watching from Las Piñas City. Kumusta po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan. Maging kay Pastor. God bless you. Amen. Praise God. Amen. All right. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mm-hmm. So, ibig sabihin mga kapatid, Hallelujah. Huwag natin hayaan. Royal hearts, we're talking about it. Yung mga may tapat, no? Kailangan tapat na puso. Pagsilbihan natin ng Diyos na may tapat na puso. Yes, praise amen. God. Kapag tayo ay tapat sa Diyos, mga kapatid, ay tapat din ng Diyos na gagawa at magbibigay ng bawat pangangailangan natin. Yung nga sabi ng awitin ni Michelle, siya'y laging tapat. Purihin ang Panginoon. At dakilang Panginoon. Praise God. Ayan. O tingnan natin sa Book of Luke, chapter 6, verse 45. Ano yung nakasulat 45. Sa Luke? Sabi ito, a good man out of the good treasure in his heart bring it forth that which is good. Mm-hmm. And in an evil man out of the evil treasure of his heart bring it forth that which is evil. Amen. For the abundance of the heart, there you go, his mouth speaketh. Hallelujah. Yan, biro mo, binigyan ng Diyos mga kapatid, talagang ang Diyos talaga even, ano? Praise the Lord. Sige, basahin natin. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Mm. Eh, hindi mo talaga maitatago kung ano yung laman ng puso. Pag ang lumalabas sa bibig ay puro pangit, talagang mapait. Yung laman ng puso. Yeah. Di ba? Naalala ko ngayon turo ni Pastor Galimid kanina na yung mga lasa pa yung mga pananalita eh. Di ba minsan maanghang yung salita, maasim. Yan, mapait, na mapakla. Kasi yun yung emotion eh. Yun yung emotion. Yeah. Pagka sinabi mo maanghang, puno ng galit yun eh. Ayun. Alright. Kaya talagang lalabas yun. Sabi nga nung binasa natin, no? For the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kaya talaga kung anong dito eh. Sasabog talaga yan. Yeah, lalabas at lalabas. Kung ang puso mo ay puno ng salita ng Diyos, yes. Yun ang lalabas sa bibig yeah, mo. Puno ng pagmamahal. Yan, praise the Lord. Kaya nga mga kapatid. Yeah, kaya pati yung mata, courting heart na. Parang yung anime, no? Ginawang cartoons, diba? Praise God. Hallelujah. You see, ang salita ng Diyos
eh tinutuwid tayo. Yes, amen. Tinuturuan tayo kung paano mamuhay ng may katuwiran sa Diyos. Oh yes, thank you Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ibig sabihin mga kapatid, kung tayo gusto talaga maglingkod at pumasok sa kariyan ng Panginoon, mm-hmm. we need to do, we need to follow, and we need mga kapatid, praise God, hallelujah, to keep His commandments. Yeah, magandang eye-opener to sa atin at maganda itong itanim natin sa ating puso at isipan dahil nga dito tayo nakikilala, mm-hmm. nagiging salamin tayo kasi kung ano nga yung mga lumalabas sa atin, nababatid nila yung laman ng nandito. Kaya ito yung magandang pangbantay ng ating heart, yeah. Pastor, itong verse na ito. Kaya nga, idagdag natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Mm. Diba? Sabi doon, if any man be in Christ, mm-hmm. so merong yung salitang if, na condition yun, it's yes. up to you. Mm-hmm. No? Nasa sa iyo. Kung panatilihin mo at invite mo si Kristo sa buhay mo at pananahin sa puso mo, ang sabi doon mga kapatid, praise God, ikaw ay magiging bagong ninalang. Mm-hmm. No? At ang mga luma ay lumipas at lahat ay parang mga bago. Yeah, pawang mga bago. Pawang mga bago. Mm-hmm. So, ibig sabihin mga kapatid, we have an old life. Yes, yes, yes. So meron tayong mga old life natin, yung mga tawag ng old? Yung lumang buhay. No? Pero yung nakakalungkot, Pastor, kasi kagaya nung napag-share natin ang ating anak, si Kuya Denel, no? Nasabi niya, kayo, meron kayong mga testimony na ganyan from darkness into the marvelous light. Kasi nga, di ba, hindi naman tayo ipinanganak na mananampalataya na ang ating mga magulang. So, we experience how to be changed, to have the new life with the Lord, di ba? Pero yun nga, yung mga anak ng pastor, yung mga anak ng evangelist, so, hindi nila naranasan. Pero kainaman nun, wag na silang ma-curious and don't be tempted na subukan. Kasi mahirap pag sinubukan yung mga kapatid. Mamaya, sabi nga, God will return like a thief in the night, no? Mm-hmm. Eh, kung halimbawa sinubukan mo, bumalik ang Panginoon, hindi, naiwan ka na. Mm-hmm. So, wag na mag-attempt ang inyong isip at ang inyong puso na maranasan kung ano yung buhay sa sanglibutan. Kaya nga, itong ating pinag-aaralan, mm-hmm. mga kapatid, na talagang tinuturuan tayo ng Diyos. Ito yung guidelines ng Panginoon. Yes, kasi yes, pagdating ng judgment, no, the white throne of judgment, ay hindi tayo makaka-reason sa Diyos. Mm. No? Hindi tayo makasabi, mga kapatid, oh Lord, hindi ko naman alam yan eh. Walang nagturo sa amin yan. O buti na lang, may back to Pentecost. Ano? Mm-hmm. Hallelujah, praise God. At ituro natin, di ba? Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay matuwid, kaya lahat ng mga mananampalataya at susunod sa Panginoon ay maging matuwid din. Eh, paano tayo magiging matuwid kung hindi natin pakikinggan? Right. Hallelujah. Paano tayo makinig? Hindi naman tayo nagbibigay attention. Mm-hmm. Praise God. Hallelujah. Hindi ka nga magbigay na attention. Pagkatapos, eh, ganun mga kabatid, di ba? So, kailangan bigyan natin pansin. Pagpapahalagahan natin. Pakinggan natin. Praise God. At hilingin at humingi tayo sa Diyos ng patnubay at gabay na ating magawa ang alituntunin ng ating Panginoon sapagkat meron tayong dalawang nature. We have the flesh nature and spiritual nature. Diyan ay magkaaway talaga. So, ang gawa ng laman ay ninaayon sa gawa ng Espiritu. No? Ang gawa ng Espiritu ay laban sa gawa ng laman. So, you see mga kapatid, praise God, hallelujah. So, kailangan ma-overcome natin yung flesh, praise the Lord, in order, mga kapatid, to fulfill of what God plans in our life. Mm-hmm. No? Ang plano ng Diyos na tayo, mga kapatid, hallelujah, ay ialis ng Panginoon sa dahilan, mga kapatid, ng pagparito ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, mga kapatid, ay mabubulid sa impyerno dahil sa kasalanan. Mm-hmm. No? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but thank God, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah, He gave His life, mga kapatid. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya, mga kapatid, nagdalawang akala, mga kapatid, He gave His life in order to fulfill of what God plans in our life, mga kapatid, praise God, to save us from this untoward generation and the sins of the world, mga kapatid, and even sins in our life. Alright, na actually, amen. Mga kapatid, wala naman tayo talaga, ang tao, hindi naman talaga, mga kapatid, nakadistin doon sa impyerno.
No? Ang impyerno doon lang sa mga anghel na sumuway sa Diyos. Pero nang dahil sa kasalanan, yun ang naging dahilan. Yeah, at dahil sa kasalanan, kaya yung mga bibig ay kasalanan din ang lumalabas. Kasi yung abundance of the heart. Yeah, yan na yung ating binasa. Praise God, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kapag ang mind mo very active at be careful sa puso mo dahil pag lumabas yan, naku. Yeah, diyan tayo i-judge ng Panginoon. Sabi nga yung hindi yung kasalanan, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao, kundi yung lumalabas. Yan. Alright, sige, ituloy na natin. Anong kasunod niyan? Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, God understand our heart. He already sees and knows. Mm-hmm. Alam niya na. Kikita niya at alam niya na. Birmay, wala talaga may tago sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Jeremiah chapter 17, verse 10. Sabi mga kapatid ng Lord, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Amen. See? Hallelujah. Praise God. Talaga. So talagang Panginoon ang sumasaliksik ng ating puso. Concern talaga ang Diyos sa puso. Yeah. Di ba meron nga akong awitin na na-compose, Search me, O Lord. Di ba? Yeah, talagang concern ang Panginoon sa puso ng tao. Yes. Kasi doon talaga nagsisimula ang lahat ng bagay. Yeah, kasi nga, yung sinabi ng Book of Proverbs, eh, no, na talagang sinisiyasat ng Panginoon. Kaya kahit na anong hiyaw natin sa pagpuri, pagsamba sa Panginoon, talagang merong nakablock. Yeah. Nakablock, no? Hindi nakakaabot sa Panginoon. No, dahil nga doon sa sinisiyasat ng Diyos ang laman ng ating puso. Yan, purihin ang at Panginoon. At hindi natin yan maitatago sa Lord. We can pretend sa ating mga kapatiran na, you know, that you are in the presence of the Lord, that ganito. Pero ikaw sa sarili mo ang nakakaalam din yan kung nakakaabot nga talaga ng totoo sa Panginoon ang mga pagpupuri na yung inaalay sa Diyos. Yeah, praise God. Hallelujah. So ito mga kapatid, an open eye para sa ating lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Na nakikita lahat ng Panginoon. Mm-hmm. Hindi niya lang nakikita, nalalaman niya. Mm-hmm. Oh, hallelujah. Kahit anong, saan ka man magtago, anumang ginagawa natin mga kapatid, batid lahat Jesus, ng Diyos yan. Lord Jesus. No? Ito may mabuti o masama. Mm-hmm. Praise God, hallelujah. Ang pinakamaganda mga kapatid, we need always, praise God, na lumapit sa Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. Glory to God, glory to God. Kasi pag lagi tayong lumalapit sa Panginoon, Pastor, nandun na naaagapan. Sabi nga po is, prevention is better than cure. Amen. Kung yung iiwasan, iwasan na para talagang hindi na magkasakit spiritually. Yan. Ano pa sa masabi? Immediately, when Jesus perceived in His spirit that there is a reason within themselves, He said unto them, why reason ye these things in your hearts? Biro mo yan. Mm-hmm. Alright, so sa verse 8 ng Mark chapter 2, at pagkaunawan ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangagbulay-bulay sa kanilang sarili pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Ako, siguro nagulat sila. Sinong taong ito? Hmm. Nagulat sila. Hindi naman bumuka yung bibig nila. Hmm. Hindi naman nila sinalita yung nasa isip at puso nila, pero nakita at nalaman ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Nabasa ng Lord. Nabasa ng Panginoon. Naman ng kanilang puso. So you say, mga kapatid, nababasa at nakikita ng Diyos kung anong nasa ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ibig sabihin, mga kapatid, praise God, naman ang ating kalagayan ngayon sa ating mga buhay, mga kapatid, praise the Lord, napakaganda na ito'y lumapit sa Panginoon. Oh yes, thank you, Jesus. No? Hallelujah. Praise God, at invite mo ang Panginoon sa puso mo, mga kapatid, praise God. Lord, come into my heart. But before you come into the, before mga kapatid, invite mo ang Panginoon sa puso mo, we need to cleanse our heart. Yeah. Kailangan natin linisin ang ating puso. No? Huwag tayo magtira. No? Praise God, hallelujah. Dahil ang gusto ng Panginoon,
papasok siya, mga kapatid, sa ating mga puso, praise God, na malinis at walang karumihan. Yeah, sabi nga, the best way to fight our battle is in the presence of the Lord. Mm-hmm. No? Na talagang lagi tayong nasa presensya ng ating Panginoon. Kasi wala naman tayong ibang, wala namang nakakakilala sa atin ng lubusan, wala namang nakakabatid ng lahat ng bigat ng ating dinadala dito sa ating kalooban at sa ating kaisipan, kundi ang ating Panginoon. Kaya talagang it is best to be in the presence of God in times of your battle, mga kapatid. Now, praise God. So God understands our heart. Mm. Now, what is in our mind? So what is in our mind will be judged by God. Kung anong nasa ating kaisipan, doon tayo hahatulan ng Diyos. Mm-hmm. Wow! Praise God! Hallelujah! So tayo makabigyan natin pansin itong mga kapatid, kung anong nasa isipan mo, doon tayo hahatulan ng Diyos. Hallelujah! Praise God! In 1 Corinthians chapter 4, verse 5, nasabi doon, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. Hallelujah. And then shall every man have praise of God. Yan. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Oh. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Yun, praise God. Hallelujah. So you see, mga kapatid, praise the Lord, kung anong nasa isipan mo, hindi nakikita at nababasa ng tao yan. Pero ang Diyos, batid niya yan. Yan. He knows everything. Praise God. So that's why, mga kapatid, sabi nga, judge not. Huwag tayo maghatol. Mm-hmm. Huwag tayo, mga kapatid, praise God, dahil yung ating mga yung mga hidden dark things of darkness, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Hayaan natin ang Diyos ang humator. Mm-hmm. Ang gawin natin, mga kapatid, bigay natin lahat sa sabi nga, judge not that you will not be judged. Amen. In Matthew chapter 7, verse 1. You know? So ano pa sabi, amen, mga kapatid, praise the Lord. So what is in our mind responsible for our hearts? Mm-hmm. So yan ang magiging responsible, mga kapatid, responsible sa ating mga puso. Ano yung nasa isipan natin mo. Mm. Oh my Lord, help us God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. The Lord. So kung ano yung nasa isip mo, ikaw magiging responsible, mga kapatid, sa puso mo. Hallelujah. Mm-hmm. Matthew chapter 5, verse 28 to 29. But I say unto you that whosoever looketh a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of the members should perish, and not the whole body should be cast into hell. Alright, so 28 and 29, datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kaniyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Amen! Praise God! Hallelujah! So, hindi ito literal, mga kapatid, ano? Pag sinabi mo, ay naku, nagkasala yung isang mata ko, kailangan dukutin ko. Sabi dun sa ano nung back to pete ko, dukutin. Kaysa sa buong katawan, di ba? May kulit sa impyerno. Ibig sabihin, mga kapatid, praise God, kung tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala, praise God, huwag natin hayaan. Ilapit agad natin sa Panginoon. Ituwid agad. Ituwid agad. Ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos. Mm-hmm. Praise the Lord. At wag kasi pag yan, mga kapatid, ay naipon, no? Yan ang nagiging cause, praise God, ng buhay natin, ng puso natin, nagkakaroon tayo ng explosion. Mm-hmm. No? Pag nag-explode yan, no, lalabas sa bibig natin, sa ating mga gawa, sa ating mga salita, at hindi nagiging magandang bunga. Mm-hmm. No? At wag natin hayaan dumating na panahon na yon,
Praise God. Na doon tayo, mga kapatid, nahatulan ng ating Panginoon. Right, right. Amen. No? Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ang isipan natin, yan ang responsible sa ating mga puso. Yes, amen. Kaya, mas maganda, mga kapatid, kung ang isip natin nakatuon sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At pasalamatan, papurihan, pag-aralan, at pakinggan ang salita ng Diyos. At laging nasa presensya ng Panginoon, mawit ng papuri sa Panginoon. Praise God. Yun ang may kagalakan sa puso. Mm-hmm. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise right, God. Right. Hallelujah. Amen. Biro mo yan, di ba? Tumingin ka lang, di ba? Mm-hmm. No? Nagkaroon ka na ng nasa, no? At hindi lang yun. No? Nakakommit ka agad ng ano? Ng pangangalon niya. Mm-hmm. No? Sa iyong puso. No? How much more kung ginawa mo? Ayan. Ako, diba? Mas mabigat yun. Mm-hmm. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, praise God, God give us a warning. And God give us, mga kapatid, praise the Lord, na paraan para tayo makaiwas, no, sa mga bagay na ito ay pagdating ng panahon, pagsisisihan natin. Mm-hmm. No? Praise God. Kaya sabi nga, habang maaga, ay kailangan ibigay na natin sa Panginoon. Right, right. Amen. So, what is in our mind is accountable to God, to the Lord. No? Una is responsible to our heart. Na kung anong nasa isip mo, magiging accountable ka dyan sa Panginoon. Kay Romans chapter 14 verse 12, ano sabi dyan? So then every one of us shall give account of himself to God. So tayo ay magbibigay ng sulit sa Panginoon. Ito man ay mabuti o masama. Mm-hmm. No? Hallelujah, praise God, at wala tayong may tatago sa Panginoon. Kaya God, sa Book of Revelation, may dalawang klaseng aklat dyan. No? Praise God, hallelujah. Yung dalawang aklat na yun, mga kapatid, ang isang aklat doon is the Book of Our Life. Mm-hmm. No? And then the other one is the Book of Life. Mm-hmm. Praise God. That doon, mga kapatid, yung isang aklat, nakatala doon lahat ng ginawa natin mula nung tayo nagkaisip. No? Praise God, at nakabatid ng masama o mabuti. Nakatala lahat yan. Yes, amen. No? Praise the Lord. At yung ikalawa, mga kabatid, praise God, yung pangalan natin nakasulat. Mm-hmm. No? Huwag natin hayaan, praise God, yung pangalan natin ay mawala doon sa aklat ng buhay. Mm-hmm. No? Praise God. Di nyo ba alam, mga kabatid, na pwedeng mawala iyon? Yung aklat, yung pangalan natin sa aklat ng buhay kung tayo ay mananatili sa kasalanan. That's right, that's right. No? At ating nineneglect, no? Yung salita ng Panginoon, nire-reject natin salita ng Diyos. Tandaan po natin, sabi na atin na pag-aralan ng mga nakaraan, di ba? Ang sino mang mag-reject sa Panginoon, nire-reject din ng Diyos, mga kapatid, hanggang sa iyong mga anak. Mm-hmm. Generation to generation. Hallelujah. Yeah. Praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung buhay nating ito, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. No? Na ibig sabihin, mga kapatid, praise God, kung ang buhay natin ay hindi natin muli ilapit sa Panginoon at ang Panginoon mag-ayos nito, ay walang kagandahan ang buhay ng tao sa mundo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang kagandahan lang ng buhay, mga kapatid, ng tao, kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos. Praise God. Na may kagalakan. No, di ba? Pag tayo nagpupuri sa Panginoon, no, pag nadaramdaman may presensya ng Diyos, may tulog agad yung luha natin dahil sa kabutihan ng Panginoon, naramdaman natin sa ating puso. Mm-hmm. Praise God. At sa ating isipan, sa ating mga pakinig, mga kapatid, yun ang nagiging reaction ng ating buong katawan. Kaya tayo nakapagpupuri sa Panginoon at nararamdaman agad din ating Espiritu ng Panginoon. Mm-hmm. No? Praise God. At naranasan pa natin, mga kapatid, kapag tayo magpuri sa Panginoon, ang hirap, hindi natin maramdaman yung Spirit ng Lord. Bakit kaya? Yan, nagtanong ba tayo ng ganyan? Bakit kaya, Lord, hindi ko na maramdaman ang Espiritu mo, Panginoon? Parang mahirap nang mahirap na. Hindi kagaya nung una. No, dati yung una, talagang pagpasok pa lang nga sa church, talagang andun yung excitement, andun yung ano. Yeah. Pag sinasabi natin ditong accountable, Pastor, yung ating kaisipan ay may pananagutan sa ating Panginoon. That's right. So ang lahat tayo ay may pananagutan sa ating Panginoon. So sa lahat ng nilaman ng ating kaisipan, may pananagutan tayo sa ating Diyos. Yes. Kaya kung ano man ang mga iniisip natin, mga kapatid, ngayon ay ituwid na po natin ang ating mga pag-iisip. Mag-isip na tayo ng mga bagay na makakabuti sa
atin, mga kapatid. Wala na yung mga bagay na maglilid lead us sa kapahamakan, no? Amen, praise God. So, let us feed our mind, no, ng mga kabutihan, ng mga, lalo na sa salita ng Panginoon. Dahil mga kapatid, ang ating kaisipan ay may pananagutan sa ating Diyos. Yan ang ating binibigyan ng diin-bito. Yeah, sabi nga ni Sir Noles, God is really the wisest of all, since the judges beings not by words, thoughts, or action, but under what motives are you doing? Mm-hmm. Thinking or doing what you have in either your mind or heart, men judge externally, but God judges internally. Ayan. Amen. Praise God. Yeah. Talagang, at saka ang Panginoon, talagang hahatulan ka. Walang favoritism ang Lord. Wala. Ay, ito malakas to sa akin. Aking hatol dito ay magiging ganito. No, mga kapatid, it is based on the fruit of our work. Alright. So, what is in your mind? So, heart and conduct will not be separated at judgment. Hindi ya pwedeng ihiwalay pagdating ng paghukom. No, praise God. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, the Bible said, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Hallelujah. "That everyone may receive the things done in his body, hallelujah, according that he hath done, whether it be good or bad." Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Wow. Oh, hallelujah. Lord, sabi Jesus. Sabihin talaga dadaan tayo, mga kapatid. Even bad or good. So tayo dadaan sa paghukom talaga. Praise God. Lalo na yung ating puso sa kayong ating mga kandak. No? Hindi pwede paghiwalay niya sa paghukom ng Diyos. Kasama yan. Dahil doon tayo magbibigay sulit sa Panginoon. And accountable tayo dyan eh. No? Praise God. Hallelujah. So anong sabi yung mga kapatid? Praise God ng verse na ito. Hallelujah. So everything will be manifest. So the word appear means to be manifest openly or publicly. No? Praise God. Hallelujah. So let's see, mga kapatid, what the Bible says. So God will examine and openly reveal in their true reality. Mm-hmm. Oh, hallelujah. Praise God. So God will examine and openly reveal in their true reality. So kahit na sabi mong walang nakakakita sa'yo, no? Praise God, ano mang ginagawa mo, o mabuti o masama, mayroong malaking mata nakakita sa iyo. Mm-hmm. No? Hindi lang nakakita sa iyo, nakakaunawa pa at nalalaman niya kung anong ginagawa mo. Hindi mo pa i-action, alam niya na. Yung totoong ikaw, talagang alam ng Panginoon. Pwede kang mag-disguise, no? Magbalat kayo, magkukunwari, di ba? Right, tignan natin. Pero no? Yung totoong ikaw, alam ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Ano sabi ito? God will examine, openly reveal in their truth reality our secret. Oy, may secret ka? May secret ako. So, ano man yung secret natin? So, basahin natin sa Mark chapter 4, verse 22. Hallelujah, Lord Jesus. Wala tayong may tatago sa Diyos. No? Pwede may tago yan kahit kanino, pero sa Diyos hindi. Na lahat hayag sa Panginoon. Oh, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin sa book of Mark chapter 4 verse 22. Sige, basa. Sabi dito, sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasaliwanag. Oh. See? Talaga wala kami tatago. Mm-hmm. So, talaga hayag yan sa Panginoon. Yeah. Because God will examine and openly reveal. Mm-hmm. Oh. So kung halimbawa, yung sinasabi ni Pastor Galimit na, of course, kung ikaw ay merong ginawang kasalanan, hindi mo naman yan sasabihin. Siyempre, ha? Kasalanan yun. Isisikreto mo yun. Pero kahit na isikret mo yan, kahit na baunin mo pa yan hanggang sa iyong kamatayan, pero yan ay haharap sa Panginoon. Mm. Diba? Sabi nga yung good or bad, yeah. No? Talagang may pananagutan tayo. Kahit na sinikreto mo at walang nakaalam niyan.
Pero sabi nga eh, merong kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. So lahat, di ba? Oh, kasama natin si Len Len. All right. Yes, Sir Len Len, kamusta? Maraming amen. Salamat. Amen. Praise God. So ano pa? Our character, yung ating pag-uugali. Oh, pati yung ugali natin. Mm-hmm. Praise God. Hallelujah. Yan mga kapatid, talagang open wide yan. Harap tayo sa Panginoon. Talagang titingnan ng Diyos yan at i-reveal ng Panginoon talaga sa atin. Kung ano ang ating sikreto, ano ating pag-uugali. Mm-hmm. No? Praise God. Basahin natin yan. Yan, sabi rito, datakwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Wow, siyempre doon na yan. Natapuat ang mga palaaway at hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan, kapighatian at kahapisan, at sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng Hudyo, unang-una at gayon din ng Griego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo, ang una-una at gayon din sa Griego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ayan, amen. Praise God. Wow. Mamo sabihin na matalino ka, marunong ka, no, mabait ka. No? Ang Diyos di nagtatangi. Mm-hmm. Hallelujah. Kung hindi ka susunod sa Panginoon, ay hindi, walang halaga yung kabaitan ng tao. No? Praise God. Hindi tayo maliligtas sa ating kabaitan. Mm-hmm. At di rin tayo maliligtas, mga kapatid, sa mabubuting gawa. Maliligtas tayo kung susundin natin yung salita ng Panginoon. Diba? Praise God. Hallelujah. So tayo, tayong lahat aharap sa Panginoon, mga kapatid, no? Sa takdang panahon. Oh, yes. At yung open talaga ng Panginoon, reveal ng Diyos yan. Praise God sa atin, kung ano yung ating sikreto, yung ating pag-uugali, no? Yung ating character, mga kapatid, at wala tayong may tatago sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kapag nasumpungan ng Diyos ng ating ugali, ay hindi ayon, mga kapatid, sa katuwiran ng Diyos. Anong sabi ng binasa natin? Tayo mapapahamak. Hallelujah. Di ba? Yung mga gumagawa ng kabutihan, ayon mga kapatid sa katuwiran ng Diyos, yun ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Yes. At saka sinabi dito yung ano, yung kaluwalhatian at karangalan, kapayapaan. Yes. Nandun sa mga gumagawa ng mga mabubuti, pero dun sa mga palaaway, yung mga masasama, andun yung ano, yung mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ay doon yung kagalitan at kapuotan. Ano no? Sabi? Amen, praise God. Para saan? Hallelujah. Sila ay? Sabi rito, datapot kalu, ay, nasa na to. Praise God. It's on the verse 11. Oh, no. Kaya nga, mga kapatid, lagi natin bigyan pansin na papahalaga salita ng Diyos. Sapagkat dito tayo, mga kapatid, matututo, no? Sa mga bagay ayun, na yun ang makukuha nila, Pastor, yung kapighatian at kahapisan. Wow. Yan, yung mga palaaway, yung mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, no, hindi kundi sila ay sumusunod sa mga kalikuan at mga kagalitan at kapuotan, yung kapighatian at kahapisan ang kanilang aanihin. Yan, amen. Diba? Hallelujah. Unlike kung ikaw ay mabuti at sumusunod sa ating Panginoon, ikaw ay aani ng katahimikan o no, ng ang sabi niya dito, amen, praise God. Yan, nagbigay yan ng follow-up scripture. Yan, ang kapayapaan. Yan, ang kapayapaan. Si Sister Nolet, sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. Mm-hmm. Our purpose is to please God, not people. That's right. He amen. Alone examines the motives of the heart. Yes, amen. That's good. Napakaganda niyan. Thank you, Sister Nolet. Praise God. Right. So, ano pa yung susunod? No, God will examine, no, praise God, and open reveal and their true reality, our secret, our character,
our words. Yun, yung ating mga salita. Yung ating mga pananalita. Okay, basahin natin yan, no, sa Matthew chapter 12, verse 36 and 37. Alright, ano sinabi ng Matthew? Matthew chapter 12, verse 36 to 37, ang sabi, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Wow. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at ang iyong mga salita ay hahatulan ka. Biro mo yan. Hallelujah. Kaya ingat tayo. Ayan. Kaya nga kasi talagang hindi mo talaga matatago kung ano yung pagkatao mo dahil sa mga lumalabas sa bibig mo eh. Yan. Yan. Kasi yung mga tao talaga na sabihin nating wise as a wise person, eh iniisip muna yung kanilang sasabihin, yeah, kung ito ba ay magiging blessing or ito ba ay magiging curse. That's true. Yan. Kasi dalawa lang yan, yeah, lalabas sa bibig na tao. Kasi you will be judged eh, by your words, sabi dalawa na lang, mga kabatid, bawat salita lalabas sa bibig na tao, life or death. Yeah, blessing or curse nga. Yeah, blessing yan. Kung or magiging curse. Pagpapala ka ba o magiging kahinaan ka. No? Yeah. O ikaw ay magiging cause ng pagbagsak ng tao o magiging discouragement ka o magiging encouragement ka. Yun lang yun, mga kapatid eh. So we have to choose to be a blessing, mga kapatid. Yun na lang ang piliin natin kasi pag tayo po ay naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon, dadaloy sa atin ng masagana ang biyaya ng Diyos, sabi nga yung kapayapaan eh, na mapapa sa atin, mga kapatid. Alright, praise God. So ano yung sunod? Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Our good works. Ayan. Ayan. Praise God. In Ephesians chapter 6, verse 8. Sige, basahin natin. Alright, tingnan natin yan sa Efeso. Alright. Okay. Ephesians chapter 6, verse 8. Mm-hmm. Ang sabi po rito, amen, praise God. Yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Wow. So you see, kung ano yung mabubuti mong gawa, yun din ang tatanggapin mo. Mm-hmm. Praise God, hallelujah. Kumbaga kung ano nga yung tinanim mo, yun yung iyong aanihin. Yeah. What you reap is wash. Yeah. What you sow. Praise the Lord. Kung gumawa ka ng mabuti at nagbigay, bibigay pabalik ng Panginoon sa'yo. Yeah. Mm-hmm. Amen. Pag nag-testify ka ng mabubuting gawa sa Panginoon, praise God, makikita mo yan. Maraming mata ang mga bibles sa'yo. Hallelujah. At yung mga makakarinig testimony mo, itatanggap din sa Panginoon. Yes. Amen. Yeah, kasi kapag nagpakita ka talaga ng kabutihang loob at ng mga mabubuting gawa, you will earn it back. No? Talagang automatic yan eh. Automatic talaga yan. Alright. Sige, ituloy tayo. Amen. Hallelujah. Our attitude. So our secret, our characters, our words, our good words, now our attitude. Alright, sabi dito sa verse 22 ng Matthew chapter 5, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Wow. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mong magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Hallelujah. So attitude yan eh. Mm. Diba? Praise God. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, no? Yung attitude yan eh. Kapag yan, mga kapatid, kasi, ay mabuti mo naman sa mga. Mm-hmm. Yeah, kasi ganito eh. Di ba, minsan nagpapakita ka ng attitude at mapapakita ka ng attitude sa tao pag kayong ayaw mo eh. Pag ayaw mo yung tao, mabigat ang kaloob mo or something like that. Yung talaga pinakikita mo ng facial expression, nagpapakita ka talaga ng may galit ka. Pagka ganun ang ating pong nararamdaman, mga kapatid, dapat tanungin natin ang ating sarili, bakit? And then pag nalaman mo kung bakit, manalangin ka sa Panginoon, nabigyan ka ng lakas ng loob, nakausapin yung taong pinakikitaan mo ng attitude. Diba? Bakit mo nga ba binibigyan ng attitude? Ano bang ginawa sa iyo ng tao? Mm-hmm. Sometimes hindi nga alam ng taong pinakikitaan mo ng attitude kung bakit nagagalit ka sa kanya. No? So, it's better to guard our attitude, mga kapatid, dahil dyan din po tayo hahatulan ng ating Panginoon. Amen. Right? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Next.
our motive. Yan, ang ating mga motibo, no? Kung ano yung ating mga purpose, kung anong ating mga hinahangad. So, yan ay nasa 1 Corinthians chapter 4, verse 5. 1 Corinthians 4, 5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Ito yung binasa natin kanina, Pastor. Na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayoy ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Hallelujah. So the last one, our lack of love. Nako, yung ating kakulangan ng pag-ibig. Pag-ibig or ng pagmamahal. So yan ay nasa Colossians. Sandali lang po, hanapin ko Colossians. At chapter, ano po sa Colossians? Chapter 3, verse 18. Colossians 3:18, ang sabi po rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Si tuloy hanggang chapter 4 verse 1. Sturdily bet. Nako, mag-ready ka na dito. Sinasabihan ka na. At sa chapter 4 verse 1, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon din isang Panginoon sa langit. Ayan, praise God. So, ibig sabihin mga kabatid, no? Kailangan higit natin ibigin ang Panginoon kaysa sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Kasi sinabi nga, di ba, kung inibig mo ang magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, mas higit sa Panginoon, ay hindi ka karapat dapat sa Diyos. Yeah, kasi pag sinabi mong lack, Pastor, ibig sabihin kulang, kulang sa pagmamahal. No? Pero kung titingnan natin mga kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin mga kapatid ay sobra-sobra. Kasi wala namang makakapagmahal sa atin ng katulad ng pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, hallelujah. So dito mga kapatid, it pertains siguro Pastor sa mga relationship yung mga kulang ng mga pagmamahal, no? And then even sa ating ginagawa para sa Panginoon. Sometimes kasi merong gumagawa na wala naman doon yung pag-ibig, kaya hindi nagiging productive. Pero pagka talagang we do it with love, talagang you enjoy it, you love it, you like what you're doing, so magiging productive yan mga kapatid. Amen? Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Thank Panginoon. You Lord. Thank you Jesus. Oh, meron ba pala isa? Ha? May isa pa? Ano pa po? And our works and ministry. Oh, yun na ano ko, na-relate ko yung kanina, no? Yeah, 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Yan, nasa 1. Maging ang ating mga gawa at ating mga ministry. Okay. Sabihin mo muna pa sa mga bang hinahanap ko. 1 Corinthians, God. Ano? 3, verse 13. 1 Corinthians po? Yeah. 1 Corinthians 3:13. Mm-hmm. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Praise God. Hallelujah. Kaya tulad na isang ginto, di ba? Doon na susukat kapag ito'y dumaan sa apoy. No? Praise the Lord. At doon makikita ang kaningningan no, ng isang ginto. Ito ay nire-relate sa ating pamumuhay. Mm-hmm. So, kapag tayo dumaan ng mga pagsubok problema, ibig sabihin tayo mga kapatid ay sinusubok para tayo ay maging ganap ng mga mananampalataya at ganap ng mga taga-sunod ng ating Panginoon. Mm-hmm. Praise the Lord. Pero kung dumating yun sa atin mga kapatid at tayo nang hina at tumalikod mga kapatid, ay hindi magiging ganap yung ating buhay bilang manampalataya, bagkos yun pa ang maging hadlang mga kapatid na hindi natin makamit yung plano at promise ng Panginoon na buhay na walang hanggan. No? Praise God. Ang pagiging matuwid at mature ng isang manampalataya, dumaraan talaga yan sa pagsubok, dumaraan sa mga sitwasyon, at doon natin mapapatunayan mga kapatid na tayo talaga naglilingkod sa Panginoon. Bakit?
dahil napagtagumpayan natin. Yes, no? Amen. Hallelujah. Hindi lang natin napagtagumpayan sa ating saganang sarili dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. That's amen. Right. Praise Hallelujah. Kaya kung ang lahat ng kabuuan, mga kapatid, ng buhay natin, ay lagi natin ilagay sa kamay ng Panginoon. Oh, sabi, lagi natin sabihin, Lord, let thy will be done in my life. Mm-hmm. Kapag ganun ang ating motive, ganun ang ating attitude, at ganun ang ating character, mga kapatid, praise God, at ganun ang ating pagmamahal sa Panginoon, God always direct our path. Hallelujah. No? Lagi itutuwid ng Panginoon. Mm-hmm. Lilinisin ng Diyos ang mga daraanan natin, bagamat mga kapatid tayo minsan ay nadadapa, natutumba, pero hindi tayo, mga kapatid, praise God, hallelujah, manatili doon. Bakit? Ang isipan natin at puso natin, praise God, ay mayroong kanlungan, hallelujah, at mayroong foundation na salita ng Diyos, praise God, na ito ang magpapaunawa at magpapaalala sa atin na mayroong Diyos na buhay at dakila at makapangyarihan na higit sa lahat, na sinabi, mga kapatid, ng Biblia na salita ng Diyos, greater is He that is in me than he that is in the world. Mas higit ang nasa akin kaysa sa sanglibutan. At tayo, mga kapatid, kapag ganun ang ating mentality at mindset natin, mga kapatid, at yan ang nasa puso natin, yan ang bukang bibig natin, purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, na hindi mo ko iniiwanan, hindi mo ko pinababayaan, Panginoon, na sinabi mo, Lord, sa lahat ng panahon kasama kita. Kapag ganyan, mga kapatid, ang ating attitude, no, praise God, sa ating buhay at pananampalataya, hallelujah, praise God, hindi tayo mapapanghinaan. Hallelujah. At dumating, mga kapatid, ang kawalan, meron pangako ang Panginoon, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kapag dumating, mga kapatid, ang mga kabigatan sa buhay, mayroong salita din ang Panginoon, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kapag dumating ang mga kabigatan, mga kapatid, na talagang hindi mo na kayang pasanin, meron din salita ang Panginoon, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Praise God. Itong mga salitang ito, mga kapatid, nagsimula sa pakikinig, praise God, hallelujah. Ito, mga kapatid, nagbuo ng form, mga kapatid, ng glory ng Panginoon sa bayan mo, at ito'y nanahan sa puso mo, at yan ang magbibikas sa labi mo, mga kapatid, na may kapurihan at pagtataas sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Because amen. We know, mga kapatid, that without God, without Him, Jesus said, without me, you can do nothing. Amen. It is very powerful, mga kapatid, and it is truly. No, praise God, kung wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, mga kapatid, walang kamuluhan, lahat ng bagay sa mundong ito, kung mayroon man tayo, mga kapatid, kayamanan dito sa sanglibutan, mga mahaling hiyas, mga kapatid, mga magaganda mga bahay, at ano mga bagay sa mundong ito, ito ay pansamantala lang. No, ang sabi ng Biblia, at mga kapatid, ang mga bagay na nasa langit, bagay na sa lupa, masisira, mawawala, pero ang salita ng Diyos, hallelujah, praise God, kapag ito'y ating iningatan, minahal, at pinatili sa ating puso, at iisipan, mga kapatid, at ginawa natin, sinunod natin, ito magdadala sa atin doon sa pangako ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. At ito ang ating inaantay, mga kapatid, kaya tayo merong ganito, mga kapatid, katuruan at pagtuturo, mga kapatid, para ihanda natin yung ating mga sarili na haharap doon sa mga hari na mga hari sa panahon ng paghukom, at makita tayo at maradadan at malaman ng Diyos na tayo namumuhay sa katuwiran at kabanalan at pananampalataya. Puputungan tayo ng buhay na walang hanggan. Praise God, ng corona, mga kapatid, ayon sa ating mga mabubuting ginawa. Amen, amen. So you see, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang paghaton ng Diyos at pagbibigay, mga kapatid, praise God, hallelujah, ng gantimpala ay ayon sa ating mga gawa. Amen. Praise the Lord, kung gumawa ka ng mabuti, hallelujah, bibigyan ka ng Diyos, puputungan ka rin ng Diyos. Praise God, hallelujah, ng pungkorona, mga kapatid, ng kabutihan. Hallelujah, praise God. At ibang mga klaseng pagputong ng korona, mga kapatid, pero kung ikaw ay nanatili at namuhay sa pagkakasala at kasalanan, mga kapatid, hallelujah, ikaw, mga kapatid, praise the Lord, ay ibubulid doon sa
sa dagat-dagatang apoy na hindi dapat na iyong doon tayo ay pumaroon at magkaroon tayo ng bahagi doon, mga kapatid. So that's why God give us, mga kapatid, hallelujah, choice. Binigyan tayo ng power of choice, mga kapatid, kung ano ang ating sundin. Hallelujah, praise God. Yung sa Panginoon o yung sa ating laman. Hallelujah, praise God. We can overcome the devil and the world, mga kapatid, praise God. But the greatest battle, hallelujah, praise God, is ourselves. So that's why, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito ang nagbigay sa atin ng patnubay at gabay, praise God, para ma-overcome natin ating sarili. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, hallelujah, hindi ko magawa ang mga gawa ayon sa Panginoon dahil ang laman ang namumuhay sa akin. Right. You see, mga kapatid, praise God, kapag ang laman ang namumuhay sa atin, hindi natin magagawa, hindi natin mawawalhati ang Panginoon. Hindi natin, mga kapatid, mapaglingkuran ng lubos ang Diyos. Pero sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, I die daily. Praise God, na sinabi niya, mga kapatid, ako ay laging lumalapit sa Diyos, humingi ng awa, patnubay at gabay. Praise God, hallelujah, at ang gabay ng Panginoon, turuan ng Diyos at rebukin at ayusin ng Diyos ang aking buhay. Sapagkat kung ang Espiritu ang namumuhay sa atin, mga kapatid, may buhay na walang hanggan tayo. Amen. Patutunguhan, praise God, at puputungan ng Diyos. Hallelujah, praise God, ang ating mga buhay sa ayon sa ating mga ginawa, ayon sa pagsunod sa Panginoon. Amen. So gano'n, mga kapatid, praise God, hallelujah. Kaya ito ating pinag-aaralan, mga kapatid, ito lang ay preparasyon, praise God, para pagdating ng panahon na tayo harap sa trono at ng judgment ng Diyos, mga kapatid, wala tayong mairi-reason, wala tayong may dadahilan, kundi tayo ay magbibigay sulit ayon sa ating mabubuting o masamang gawa. No? Mabuti man o masama. Mabuti man o masama, praise God, mm-hmm, ay magbibigay tayo sulit sa ating Panginoon. Right. Kaya nga, mga kapatid, binigyan tayo ng mga tagapagturo, binigyan tayo ng pastor, praise God, hallelujah. Dahil tungkulin ng mga pastor magturo, mga kapatid, at sawayin at mag-rebuke, praise God, sa mga tao ng Panginoon, because the first judgment, mga kapatid, is in the house of the Lord. Hallelujah, amen. Do? Ay doon pa lang, mga kapatid, sa tahanan ng Diyos, hindi tayo magpasawa, hindi tayo magpakurik, no? At hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo nagbibigay pansin habang nagtuturo si pastor. Habang, mga kapatid, praise, binibigyan tayo ng instruction ayon sa katuwiran ng salita ng Diyos, how much more in the time of judgment, mga kapatid. That is the last time, mga kapatid, praise God. When we come to the throne of judgment of God, that's it. Hallelujah. Yun na yun. Wala nang grace doon. Mm-hmm. Magbibigay talaga tayo ng sulit sa Diyos, mga kapatid. Kaya ingatan natin, hallelujah, praise God, mula sa ating isipan at puso, mga kapatid, kapag tayo nakaramdam, hallelujah, praise God, na ito hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, lapit agad tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng katuwiran sa Diyos. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. At puspusin tayo ng Diyos ng kanyang Espiritu, mga kapatid, at ating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos araw at gabi, at lalong lumapit sa Diyos ng patnubay sa ating buhay. Yeah. Kasi dito, Pastor, bawat gising natin is a blessing and a chance, no? Kaya ang sabi, it's always a second chance sa ating Panginoon. Kaya don't waste the chance that the Lord is giving to us. Kaya talagang hanggat tayo po ay binabangon pa ng Panginoon, ginigising ng Diyos sa bawat araw, ito po ay mga panahon na binibigay ng Panginoon na pagkakataon sa atin. Praise God. Na maayos yung dapat ayusin. Amen. So, praise God. Talagang atin pong nanamnamay na mabuti itong lesson na ito, eh hindi basta-basta, Pastor. Kasi yes, lahat talaga eh, talagang guardyado tayo ng Panginoon. Talagang guardyado tayo ng Lord from our mind, from our heart, from our thought, from everything, mga kapatid. Amen. Our attitude, our conduct, and everything. Pati yung mga lalabas sa labi natin, yung nandito. So talagang we will be judged in every single thing, mga kapatid. Yeah, kaya, because God is righteous and just. So kaya talagang wala tayong dapat na gawin, kundi talagang magbabad tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. No? Talagang be in the Word of God, be in prayer, mga kapatid. Talagang punuin natin ng godly things and surroundings ang ating sarili, mga kapatid. Amen. So praise that's the thing Lord to preserve. Hallelujah. Preserve us, mga kapatid. Amen. Praise God. So nawa, mga kapatid, nagbigay sa atin ang aral, yung ating pong binigyan pagtatalakay,
paalala din sa atin. Praise God. Hallelujah. Ating balikan, mga kapatid, yung ating buhay. At hallelujah. Kung mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi ayon sa Panginoon, huwag tayong magtagubili. Lumapit agad tayo sa Diyos. Ang Diyos lagi din. No, huwag tayo. Sabi mo, tagubili. Praise God. Atubili. Atubili. No, huwag tayo mag-alinlangan. Ayan, ganon. Praise God. Lapit agad tayo sa Panginoon. Yes. At saka, diba, we have to remember that we are the salt of this world. No? Diba, tayo nga yung asin ng sanlibutan. So, ang sabi nga, ang asin, maraming use yan, no? Nag-preserve yan. So, talagang, pag ang asin ay nawalan na ng alat, so, aanhin mo pa yun. So, diba, tinatapo na yung dalawala ng use. Kaya, mga kapatid, in order for us to help the world to be preserved, then be a salt of this world, mga kapatid. Praise the Lord. And we will be a salt of this world kung tayo po ay makapamuhay sa salita ng Panginoon, lagi pong sa tulong ng ating Diyos. Glory to God. Not amen. By might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Glory. Amen. Woo. Amen. Thank to you, God be the glory. Salamat sa oras na ito na ating napag-salu-saluhan ang salita ng Panginoon na siyang nagiging kalakasan po natin. Thank itong you, food for our soul, mga kapatid, ang salita ng Diyos. And thank God for this opportunity na tayo po ay nagka-fellowship. Magkakalayo man tayo, magkakaiba man ang ating oras. Subalit, ang Panginoon ay nasa ating palagi, mga kapatid. Every time we gather together in the name of the Lord, as He promised in His Word, He will be in our midst. Amen. Amen. So worship the Lord, mga kapatid, habang tayo po ay makikinig muli ng isa pang papuring awit mula po sa ating pong late Pastor Glenn Villarin, mga kapatid. Lahat po na nananalig sa ating Panginoon, purihin natin ang Diyos sa awiting ito. Amen. Manalig ka. Amen. Ang pagsinta ng Diyos.
lahat po na nananalig sa Panginoon, say praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise thank you, God. Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. For God so loved the world. Ang mensahe ng awiting yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Mahal po tayo ng Panginoon. That's why He left His throne and gave His life as a sacrifice for the remission of our sin. Amen. Great is the Lord, and He is greatly to be praised. He is worthy to be praised. Hallelujah. Amen. Oh Lord, let's come to the Lord in the word of prayer as we end this platform, the Back to Pentecost. Amen. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang aming taos pusong pagpapasalamat, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang aming walang sawang pagpupuri, Panginoon, O Lord God, and we acknowledge Your goodness sa aming po mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa patuloy na pagmamahal mo, Panginoon, sa kabila, Panginoon, O Lord God, ng aming po mga kakulangan, Panginoon, sa aming po paglilingkod, sa aming po pananampalataya, O Diyos. Patuloy ka, Panginoon, na nagbibigay, O Diyos, ng paalala, Lord God, through Your words. Patuloy ka nagbibigay ng second chance sa aming lahat, Panginoon, O Lord God, Jesus. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay, Panginoon, ayon sa aming po mga nasasaliksik, natututunan, Panginoon, sa iyong mga salita. For without You, Lord God, we can do nothing and we are nothing, O God. Hallelujah. Tulungan mo kaming lumago. Tulungan mo kaming mag-mature, Panginoon, O Lord God. Tulungan mo kaming maging fruitful and maging productive, Panginoon, spiritually, O Lord God. Hallelujah. Kung ang aming pong lupang pamumuhay, Panginoon, ay nagiging productive kami, Panginoon. Hallelujah. Masigit po kami magbigay ng attention, Panginoon, sa aming pong spirituality, Panginoon. Hallelujah, sapagkat ang buhay dito ay pansamantala lang, Panginoon. But we want to spend our eternal life with You, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ay maging karapat dapat kami, Panginoon, sa aming pagbibigay ng sulit sa You, Lord God. In Your judgment time, O Lord God. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kilalang kilala mo kami, Panginoon. Hindi kami makakapagtago sa iyo, Panginoon, kung sino at ano kami, Panginoon, O Lord God. Jesus. Make us worthy and purify our hearts, our mind, our soul, our spirit, Lord God, Jesus. Lord, continue, Lord God, to strengthen us with Your word, O Lord God, at masumpungan mo kami, Panginoon, na nasa katapatan at kainitan, Panginoon, O Lord God, na naglilingkod at sumusunod sa iyo, Panginoon, O Lord. Salamat. Bless each and every one of us, O Lord, at salamat, Panginoon, hallelujah, sa kabutihan mo, sa pagpapala salamat, mo, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay iyong ibinigay sa amin, Panginoon, O Lord God. Lord, bless each and every one of us, ang aming mga kapatiran man, Lord God, saan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, bless them, Lord Jesus, and Lord God, answer their prayers according to Your will, Lord God, at abutin mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, Lord, materially, physically, spiritually, Lord, financially, Lord God, bless each and every one of us, O Lord. We entrust to You our lives every single day, O Lord God, and thank You, Jesus, hallelujah. Bless for the extension of our lives, O God, Jesus. Glory we glorify You, Lord. We honor You, Jesus. Oh, great is Your faithfulness, thank O you, God. Jesus. Hallelujah. We can't thank You enough, Lord God. Hindi po sapat ang aming pasasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming hallelujah, mga buhay. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord God. You are really so great. You are so good. You are awesome. You're wonderful, Lord God. Hallelujah. We thank You, God. We honor You, Lord God. Jesus. At nais naming ibalik, Panginoon, na maingat, Panginoong Jesus, ang aming pong taos-puso pagpapasalamat at pagpupuri, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalan. Yes, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. We thank You, Lord. And everybody say, Amen. 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 Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. Oh, hallelujah. Be strong in the Lord, mga kapatid. Keep the faith.
We love you all in Jesus' name. At patuloy po tayong mag-encourage yan, mga kapatid. Magpalakasan tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. We can send message, mga kapatid, sa atin, sa bawat isa sa atin upang magbigay po ng encouragement mula po sa salita ng ating Panginoon. We love you all in the name of Jesus and keep safe, mga kapatid. And Lord willing, next week tayo po ay muling magkita-kita. And then Lord willing din, mga kapatid, ma-resume na po natin ang ating mga testimonies. So kung kayo po, mga kapatid, ay meron pong maganda at buhay na po totoo, please don't hesitate to share, mga kapatid, all for the glory of God. Remember, our purpose is to give back all the glory to the Lord Jesus Christ. Amen. So we love you all. And God bless you. Nananahimik ka naman ngayon. Amen. Be strong, mga kapatid, and keep safe. Amen. See you next week, Lord willing. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. God bless you all. Sabi ni Sister Lilibet, we love you. Thank you. And God bless you po. We love you too. Lahal namin kayong lahat, mga kapatid. And let us keep praying one to another, mga kapatid. Amen. Sunshine again.